may traffic lights dito. Even the restaurants, may kita mo, simbahan. Wow, na very nice details. Every time na iniikot mo yung mga switch, yung sensation, kumikiliti talaga, pumasok sa iyong NX, baka biglang hatake ng ganito. First time ko nakita na nagiging transparent yung sasakyan. Kumbaga, nagkakaroon siya ng bird's eye view, tapos makikita mo kung... Kaswabe, welcome back to the channel kung saan tayo nagre-review ng mga supercars and crazy cars dito sa ating bansa. On today's video, we have you a luxury compact crossover SUV. Ladies and gentlemen, it's the 2022 Lexus NX350 F-Sport. Magandang araw sa lahat ng kaswabe natin. Nais ko munang pasalamatan si Mr. Percy dahil siya nabigay ng access para ma-review natin ang isang NX350. Take note, this is the F-Sport, meaning to say, it is the high performance at mas mahal sa isang standard na NX350 dahil dito sa Pilipinas, meron tayong tatlong variant and this one is the most expensive among all available sa Lexus Philippines na NX. At meron siyang gustong sabihin. Shout out sa BYCG Cycling Group. If you're interested, you can join our rides. We do our rides every weekends. Just PM us. And you can visit our FB page, Beat Yesterday Cycling Group page. See you! Gusto ko rin i-shout out ang Air Spencer Philippines dahil yan ang ginagamit ko sa ating Camaro na sports car. First nga pala ito sa segment ng ating channel na nagkaroon tayo ng isang compact crossover SUV dahil yung mga madalas natin ay mga mid-size and full-size SUV. Nice ko rin sabihin na nagkaroon tayo ng mga vlog sa Lexus Philippines showroom. Inaisa-isa natin lahat ng vehicle dyan. Nagkaroon na tayo ng review ng Lexus LM350. Meron tayong Lexus IS, Lexus RCF, LC500 and LFA. So lahat ng binanggit ko nasa description below nga pala. If you wanna know kung magkano ang presyo nito dahil wala po tayo ngayon sa mga importers or gray market, pwede natin sabihin ito sa dealership, pwede rin sabihin yon. Kaya marami nagtatanong bakit minsan hindi nababanggit. Depende po yan sa terms and condition. Ito nga pala ay 4,548,000 being the most expensive among nimble crossover. Ang NX meaning niyan is nimble crossover. Susunod, andyan yung mas malaki yung mga mid-size SUV natin. Nag-start ito kaswabe nung first generation taong 2015. Fast forward natin, this is all new, redesigned, second generation NX. Powertrain nito ay related galing sa isang RAV4. Even the platform of this NX ay RAV4. Marami nagtatanong, paano naman ang kanyang reliability when it comes sa kanyang mga kakumpetensya ng mga BMW X1, nandyan yung Benz GLA, nandyan rin yung Q3, Volvo XC40. Don't worry because this one, ang makina nito ay Toyota. Gaano ito aabot? Up to 15 to 20 years or 480,000, depende kung paano mo alagaan ito. Ang iti-check natin is yung details and design, even the interior, kung ano yung mga bago. Dahil I heard, nakinig sila sa mga customer nila na merong nire-reklamo when it comes sa interior functionality. And syempre, yung driving pleasure and driving performance. Simulan na natin ang review ng isang very special NX350 F-Sport. Let's begin! Para sa ating unang swappable feature ay mag-uumpisa tayo sa ating paborito na front fascia. Kaswabe, this one is very eye-catching, elegant, and wild compared sa standard na NX. And for me, mas sleeker ang itsura nito compared sa isang RX wherein yun yung mas malaki na SUV ng Lexus. Spindle grille ito with a front gloss diffuser, silver na chin extension dito sa baba. Mas agresibo
ang front apron compared sa isang NX na standard. Pero, sorry to say, it is not functional. May fog lamps ka sa baba. Headlights, pinakamalaking pagbabago dahil dati nakahiwalay yan dun sa first generation. Pero ngayon, pinagsama na nila. Very slim and sharp na Arrow DRL. Plus the turn signal na nasa taas. Then you have triple beam headlights. All-in-one ang ginawa nila. Kung mapapansin mo, it has a U-motion sa kanyang hood. Ang ganda ng mga pagkakakurba dito sa ating NX Kaswabe. Mapunta naman tayo sa side profile. Ang mga Swabe Cool feature ay mag-umpisa tayo sa harap, palikod. This one, you have this gloss black multi-spoke 20-inch. Pag standard lang, mas maliit. Ang isa pa rito, you have that active variable suspension para mas maging malupit ang riding performance natin, at yan ang susubukan natin later on. Sa mga standard, hindi po ganun yun. Continuation ng body color dito sa ating side moldings dahil ang tawag dito ay red line. Pag sinabi mong red line tapos meron ka pang F-Sport badge, alam na this, hindi lang basta-basta NX. You have black na side skirts. Ngayon lang ako nakita ng door handle na two-tone body color, tapos merong black na trim sa taas at sa baba. Be careful lang kasi pag meron kang kaibigan and they are very excited para pumasok sa iyong NX, baka biglang hatake ng ganito. Pero hindi nila alam, merong switch dito sa ilalim because this is a motor-powered yung mga door handle natin. Bridgestone nga pala ang ating tires. Window frame is blackout. Roof rail is blackout also. You have panoramic sunroof. Lahat ito itim. From here up to dito, buntot ng ating rear quarter window para siyang spindle grill. Ngayon naman, let's check ang kanyang power terrain. So, upon opening inside the rib cage, you have hydraulic hood struts. Same platform nga pala ng isang RAV4 wherein this is an ultra smooth. Ayon on paper, it's a 2.4-liter turbo 4-cylinder that gives 275 horses and 430 Nm of torque. Ang 0 to 100 niya naman ay 6.6 seconds. Top speed niya ay umaabot ng 205 kilometers per hour. And siguro naka-electronically lock yun, kaswabe. Then, ang gas consumption is 12.3 kilometers per liter. Sana, totoo yun at maganda-ganda naman. And 8-speed automatic transmission. This is all-wheel drive, kaswabe. Ang ganda ng engine cover natin. May sungay sa dulo, tapos para kang may yero dito. Insulation, let's go naman sa rear end ng ating NX F4. Upon reaching sa rear fascia, this is all new. What do we get, kaswabe? You have this roof, spoiler, then brake lights. Etong wiper dapat andito to sa ilalim para mas malinis siyang tingnan. Anyway, rear tail light bar natin na napakalapad. From end ng tailgate up to here, it's very nice and sharp looking. Yung mga L, katulad ng aggressive natin na slim arrow-pointed na DRL, Lexus mismo na script kasi gusto nila basahin mo talaga. Hindi yung magtatanong ka pa kung ano yung L na badge na yon. NX350 all-wheel drive. Naalala ko, medyo magkasing ganda sila ng isang Aston Martin DBX na rear fascia. Pero ito, mas diretso nga lang. Yun kasi may mga pa-curve talaga na malalaki. Tinry ko lang kanina, meron pala siyang tinatawag na kick sensor. Pero bago ang lahat, meron kang silver na body material din. Very simple na rear diffuser lang. Try natin. See? Yung iba kasi, kailangan pangalawa pa. Ito, gumagana kagad. You get 1,340 liters of space upon tumbling down your three seats dito sa second row. And what do we get here? May net ka rito. Tapos, ayan, meron kang compartment pa sa ilalim. May organizer ka. Mga tools natin. So, let's close this. At i-check naman natin ang interior. Pero meron ka nga palang fake vents doon para maging sporty, kaya na lang nila ginawa, no? Pero yan, sa loob na tayo dahil mainit sa labas. Rear seat ng NX. And ang material dito is all synthetic leather, perforated ang mga seats. Ito nga pala ang driving position ko. Kinopya ko kung ano mismo yung nasa likod. So don't judge me, don't worry. Talagang ni-ruler ko pa yan, pinantay ko. Yan ang allowance. Allowance ng ulo ko, malaki-laki naman because I am 5'10.5. What you get here,
wala naman nakakabaliw na something dito. Pero meron kang blower, may mga USB port. Yung sentro dito mataas lang because this is an all-wheel drive. Merong mga bulk na mechanism, seat pocket, speaker. Hindi ito carbon fiber pero elegante ang design. Armrest, ito naman. Meron kang dome lights dito sa taas. Ayun, wala ka lang nga lang na ventilated seats. Yun lang yung drawback. Pero excited na ako, dalhin naman kita dito sa ating first row seats. The materials here and design language are pretty amazing. Pero para sa aking unang Suavicool feature ay ang ingay ng charger dito. Nag-on and off siya. Mamaya pag-uusapan natin yan. Mapupunta muna tayo sa door panel. Bakit kamo? Sa standard ng mga SUV or this is the first time na nakapag-review tayo ng isang compact crossover SUV, ang door opening nito, not unlike others na meron kang hahatakin or ipupull, but this one, you have to push something. Meron kang button na ipupush at dito siya located. Power motored or motor assisted ang ating doors. Medyo nalito lang ako. Pag pinush mo ganyan, it will pop out, then it will open. Ngayon, paano pag nadeskarga ang ating baterya? Don't worry kasi meron itong manual adjustment. Ito, pwede mong ipull. Para ma-open, 2 times mo siyang ipupull pala. Okay? Ang nagpasira lang rito, ang dami-daming indication. Wherein, pag itinuro mo naman ng isang beses, no, magigets naman ng tao, pero yun nga lang yun, kailangan mo silang palaging sabihan kung paano ito buksan. Ang maganda pa niyan, kasuabe, first time ko rin nakita na pag naka-open ang mga doors natin, syempre dito sa gauge cluster, meron kang icon na red, naka-open siya. Pero pag isinara mo or inopen mo, makikita mo there's a motion talaga from being closed to open. Kasi sa other vehicle, pag binuksan, fix na. Yung kulay red na door, nakabukas na talaga. Pero ito, alam mo yung level of capacity ng gauge cluster, gumaganon talaga. At nakakatuwa siya. Para sa next Suavicool feature naman ay ito. We have a huge panoramic sunroof kasuabe. Yes, you are right. This is a compact crossover SUV. Buong buo. At syempre, nandito yung switch to open. If you are 5-seater, ang sarap bumiyahe pag maghahapon, pag magsasunset, nang meron kang panoramic sunroof. At humahangin. Teka lang. Ayan. Para sa next Suavicool feature natin ay etong armrest. Nakikita mo to? Hindi naman siya kalakihan. It's just a leather with contrast white stitching. Pero pag driver ka, pwede mong buksan dito. Pwede mo rin buksan dito sa kabila. Actually, it's magic. Dito naman sa ating center tunnel, pag-usapan natin, proper ang pagkakalagay ng mga cup holders. Gloss black nga lang yung surface dito. And I'm liking the style kasi it has a sweeping motion from here para siya ng letter S. Papunta sa ating very huge infotainment system. Gear shift lever natin. It's very short and low. Para kang nagvi-video game lang. Pero take note, this one can be a challenging para sa ibang tao kasi para siyang controller. Yung reverse, may susundan kang instruction dito. Unlike other lever na Korteng Thunder, yung iba, isang hatak lang pababa, one-liner. Ito kasi, may motion siya. Lagi siyang bumabalik sa gitna. So, reverse, neutral, drive, and kanina, pag lumiliko ako, medyo hindi ko lang siya na ipapasok. So, this can be a challenge para sa new driver ng isang Lexus NX. At ang maganda pa rito kasuabe, wala na yung tinatawag na remote touch interface. Wherein, ito yung reklamo ng lahat ng mga tao. Hindi siya masyadong accurate, mahirap siyang gamitin. Nakinig ang Lexus at binigyan tayo ng very huge infotainment system. This is a touchscreen monitor for the first time. Binabago na ng Lexus yon. Nakinig sila sa mga buyer and clients nila. Meron ka nga pala ditong wireless charging, pero kinuha ko muna yung cellphone ko. Bakit? Kasi ang ingay, may drawback lang na hindi siya consistent na nagcha-charge. Minsan may time siya uminto. Even the owner, si Brother Percy, sinasabi niya rin yon. Sleek na tingnan dito. It's all black and gray. Ang nagpasira lang na naman is yung mga instruction dito. Hindi natin maintindihan kung bakit kailangan kang dalhin sa manual na merong indication dito.
Diba? What you see is what you get. Ang dali lang naman. Pag tinulak mo, meron kang power outlet sa ilalim, meron kang maliit na cubby, and may mga USB ports ka naman dito. Naka-integrate nga pala yung pagbago ng mga drive modes natin. Eco, Sport, and Sports Plus. Pero while changing or twisting it, syempre, it matches kung ano yung nasa gauge cluster mo. Pero I'm liking the Sports Plus kasi para siyang yung sa Mustang GT500 Shelby na isang one-liner lang na ganun. Rev mo from left to right, ganun ang pagbabago na nangyayari sa kanya. Para sa ating next Suave Cool feature ng NX ay itong rear view camera mirror. Meron siyang switch pero hindi na ito bago kasi meron na tayong mga nakikita nito. Pag tinwist mo dito, magkakaroon siya ng shortcut para hindi na harang yung tatlong pasahero dito. Hindi na mabablock yung vision mo, diretso na kagad. And meron siyang mga adjustment ng height, ng zoom. Frameless nga pala ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang all new infotainment system. This is driver focused. Angle nga pala, syempre sa nagmamaneho. If you're the owner, nakatapat sa'yo rito. Ang ganda ng pagkakaporma sa kanya, yung engine start and stop, nasa left side niya sa upper. Then dito naman sa baba, floating yung mga switch natin ng climate. Ang ganda, napaka-cool, lalo na ng kulay niya. Pag tinwist mo, yun yung sinasabi ko every Lexus vehicle. Ang ganda ng mararamdaman mo every time na iniikot mo yung mga switch. Yung sensation, kumikiliti talaga. Medyo nag-camouflage ang volume dito. Nandyan yung driving assist system ng Lexus. Isang page siya rito. Blind spot, park assist, lane departure, and everything. I-back natin. So, pinili ko nga pala yung team na pang night kasi pag puti, masyadong nasisilaw ko even sa phone ko. Then, yung all-wheel drive, you will see the four-wheel because yung power nito ay sinesend niya dun sa apat na wheels. Ang one of the best thing na na-amaze ako rito kasuabe, yung camera. Pag naka-stable ka, iikot siya magro-rotate. Hindi mo siya pwedeng i-left or i-right, magpo-post lang siya. Pero the best thing here, once na din-drive mo kasuabe, first time ko nakita na nagiging transparent yung sasakyan. Kumbaga, nagkakaroon siya ng bird's eye view, tapos makikita mo kung ano yung nasa ilalim mo mismo. Kunwari, may something na nasagasaan ka, hindi ka sigurado kung ano yung nasa ilalim, pwede mong makita. While kanina na nag-drive ako sa McDonald's to get my coffee every day, ang kitty dio, ang sarap pumasok sa drive-thru. Kasi para siyang nagkaroon ng view na Grand Theft Auto. Alam mo yung camera na nasa likod? Yung skinita, kuhang-kuha niya. Then dito sa left side, it's amazing. Grabe, it's so crisp. Even the resolution, high capacity. System. Nandito ang settings ng ating heads-up display. Wherein ang daming choices. Kasi meron kang tinatawag na HUD mode full. Ibig sabihin lahat-lahatan. Or on and off, meron siyang tinatawag na minimal or yung lahat-lahatan. Siyempre, pag nagda-drive ka, more information, mas maganda. Pero yung sharpness ng hood display natin na kulay white yung lighting, I am telling you, napaka-elegante ng kanyang itsura. Mapunta naman tayo sa ating next Suave Cool feature, which is yung steering wheel. I am loving this. Nakikinig sila sa Rico Suave channel dahil hindi lang basta organic tuloy, hindi lang basta generic. Yung Nick kasi, ang brand na Lexus. Yes, alam natin na Lexus ito. This is the premium vehicle division of Toyota. Kasi yung iba, ganun lang eh. Pero ito, nilagay niya talagang, this is an F Sport. Three-spoke with the multi-function switches. Nandyan yung mga adaptive, mga lane-keeping assist, and etc. Hindi ko na i-cover yan kasuabe. Alam na natin yan. It's high on technology with those paddle shifters na silver. Then, ang maganda rito na nakita ko ay yung turn lever natin, mag-left ka or right sa kanyang kakumpetensya, which is the German vehicle, BMW. Pag nag-right ka, babalik siya sa gitna. Para i-cancel mo yung signal ulit, kailangan iusog mo ng gitna. Which is minsan sumusobra, nakakaasar. Pero ito, ibaba mo, fix siya. Okay? Wiper yan. Ay, sorry. Oh, fix siya, then angat mo sa kabila, di ba? Ganun lang. Ang gusto ko lang i-enhance dito as a Rico Suave, sana naging flat yung bottom ng steering wheel para mas sumakto sa tinatawag na performance. The diameter is doing good with white contrast
stitching sa loob, then dito sa left hand side is perforated naman. After this, yung gauge cluster. Hindi ito masyadong napapansin pero napakaganda ng art niya. Yung detalye pag nandito ka sa passenger, it is concave na sobrang lalim. Ang hinahanap ko lang dito is yung namimiss ko yung moving na analog tachometer. Nandun yung sa parang LFA, then yung LC500. Tapos and one thing na gusto ko rin idagdag sa ating gauge cluster ay yung G-force meter. Even naka-eco mode ka, naka-sport or sports plus, pwede mong ilabas doon. Mamimili ka nga lang kung ano ang gusto mong naka-open na display. Wherein dito sa right side is your gas, doon naman sa left side is temperature, mga fix naman yun. Kaswabe, we are driving the NX350 F-Sport. Being an F-Sport, that's the performance division ng ating Lexus. The seats are very comfy because even though it has the aggressive lines, saktong-sakto siya sa likod for long drive. Ang ipinagmamalaki ng ating NX F-Sport is that ultra-smooth turbocharged engine that can go 6.6 seconds 0 to 100. Usually sa mga maliliit na sakyan, ang iniisip natin it has rough conditions while driving. Ang binigay nila na specialty dito is yung active variable suspension. Yung dampers natin, akala mo pinakuluan na karne dahil napaka-komportable. Tapos binigyan mo pa ng sunroof. Yung insulation kaswabe, very silent here inside. Ito ang character niya is yung pagiging full-size luxury SUV na experience. Every time na we go hard sa pedal natin, every time na we go sa mga rough roads, hindi niya ibinibigay yung hindi komportableng driving experience. Even the handling sa steering wheel natin, suabe rin siya. Yan. Crossover SUV ang dala-dala natin. It's fast, it's quick, yet sakto lang kung ano ang nakikita natin. Pero the number one na gusto ko kasi yung ride comfort niya. Yan. Yan oh, may mga lubak-lubak. We reach 100 kilometers per hour. Pero still, it's really composed while driving. Tsaka safe to ah. Hindi mo kinakailangan laging tumingin sa gauge natin kasi sa hood display, naka-appear doon yung very sharp na LED style ng digital speedometer natin. Tapos yung mga safety equipments niya or safety features like the lane keeping assist, lahat nakikita natin. Yan. It is a crazy looking car and it's an eye-catching yung design and details. Plus the very nice and very lovable na performance, yan ang maukuha natin, and that ultra smooth experience. So from being nasa at low speed ka going
higher speed, komportable pa rin siya. Grabe. Ano to? Guinness World Record. Nasa Autobahn, Germany. Don't worry, we have permission galing sa owner, si Percy nandiyan. Don't forget, sa ating merch available na para mas maging malupitan ang ating channel. Please support Rico Suave at marami pa tayong dadalhin. Magkakaroon pa tayo ng color white na merch kasi black muna ang inuna natin. Nag-enjoy ako rito. Sana soon ma-experience mo rin ang Lexus. More power and more performance.